Hi guys, welcome to my channel. My name is Mon. So for today's video, magluluto tayo ng mustasang kiampong. So ano nga ba ang kiampong? Ang kiampong is a Chinese rice delicacy. Ayun po yung lulutuin natin ngayon. So ito yung main ingredient natin, ang mustasa leaves. Ayan, and then meron tayo ditong shiitake mushroom. Ayan, so nilagay lang natin siya sa hot water para lumambot. Ayan, so mainit siya. Ayan, so mainit siya. So dito sa gilid, meron tayong karne. So actually adobo to. Ito yung ilalagay natin pang sahog din para sa ating rice kiampong. Ayan. So, I'm so excited for this food kasi favorite ko siya. Ayan. Sobrang sarap nito. Ayan. So, excited na ba kayo para sa ating mustasa kiampong? Chinese rice delicacy. So guys, ang gagawin natin, tatanggalin na natin sa tubig ang ating mustasa leaves. So yun guys, after natin matanggal yung ating tubig or yung mustasa sa tubig, so nagpainit na tayo ng hot water dito para ilaga. So yan, so ilalaga lang natin siya. Saglit lang natin siya ilalaga. Ayan, siguro mga after 1 to 2 minutes natin siya ilalaga. And then kung mapapansin ninyo, nilagyan na natin iba dito. Ayan. Ayan, so after nating ilaga ng 1 to 2 minutes ang ating mustasa leaves, hanguin kagad natin siya, ilalagay natin siya doon. Ayan, yung first batch natin ginawa kanina, and then ito na yung last batch na ginamit natin, or ginawa natin nilaga ang ating mustasa leaves. Ayan, so after natin mahango ang ating mustasa leaf, set aside lang muna natin siya kasama ng mga ingredient natin para sa ating mustasa kiampong. Ayan guys, maghugas lang tayo ng ating rice or bigas na gagamitin natin sa ating ingredient din po. Sa ating mustasa kiampong. So hinugasan lang natin siya. So yan, lumambot na ang ating shiitake mushroom na gagamitin natin ingredient. So, ang ginagawa lang natin, tinatanggal natin yung mismong tangkay. Ito. Ito. Ng mushroom. Ito. Saka natin siya i-slice. So yun guys, yung iba natanggalan natin, ayun siya. Ito mga to. Ayan. Lagyan natin siya dyan. And then, ito yung slice. Na-slice na natin siya ng ganitong kalaki. Ang ating shiitake mushroom. Ayan. So yun guys, nagpainit na tayo ng ating kawali. As you can see, ang laki ng kawali natin gagamitin para sa ating mustasa kampyong. Ayan, so ngayon magigisa lang po tayo ng sibuyas at bawang. Ayan.
Ayan, so gigisa lang natin ang ating sibuyas at bawang. So ilalagay na natin ang mustasa. Ang mustasa leaves na napaka-sustansya. Mustasa sustansya. Ayan, so haluin lang natin para maluto ang ating mustasa. So yan, so patuloy po natin ginigisa ang ating mustasa sustansya. So lalagyan lang po natin ng chicken powder para mas malasa ang ating mustasa leaves. Ayan. So, haluin lang natin para mahalo po ang ating chicken powder para mas malasa ang ating mustasa sustansya. Ang bango! Ang bango-bango! Ayan. So, after natin magisa ang ating mustasa leaves, ayan. So, i-take aside lang po natin ulit. Ayan. So, sa ngayon, iinitin lang po natin ang ating pork adobo. Ayan. Ayan, so initin na po natin ang ating pork adobo. So after natin na mainit ang ating adobo, pork adobo, ilalagay na natin ang shiitake mushroom. Ayan, so focus lang natin. Grabe ang bango. Ayan. So, favorite ko ang adobo. Any kind of adobo. Chicken feet adobo, pork adobo, chicken adobo. Ayan. So, favorite ko siya. Ayan. So, guys, maglalagay lang tayo ng broth cube. Ayan. So, focus lang natin. Nilagyan natin siya para dagdag pampalasa. Ayan. So, lagyan lang po natin ng pinagbabara natin kanina ng shiitake mushroom, kung nakita niyo po kanina. Ayan. So, next, maglalagay na tayo ng bigas or rice na hinugasan natin kanina. Ayan. Grabe ang bango. So yan. So, i-mix lang po natin ang ating rice. So, lagyan lang po natin ng soy sauce. Ayan. Para mas malasa ang ating mustasa kiampong. So, yan guys. Maglalagay lang tayo ng water sa ganito po kasing paraan. Para lang din po tayo nagsasaing. Ayan. Excited ako dito sa food na to kasi sobrang favorite ko to. Ayan, kiampong. Ayan. So, favorite ko to kasi may pork adobo. Naghahanap ako ng taba-taba sa pork adobo. Excited talaga ako dito. So, for the meantime, sarado lang po natin or close natin ang ating
niluluto para maluto yung kanin. Ayan. So yan po, kung mapapansin nyo po, medyo naluluto na ang ating kanin. Pero kailangan po natin dagdagan po ng water. Ayan, para umalisa po. Ayan, para maluto rin po ang ating rice or yung bigas po. Ayan, I'm so excited for this food. Sobrang favorite ko kasi to, yung kiampong. Ayan, so kiampong talaga siya, guys. So nilagyan po namin ng mustasa. Siyempre alam natin na ang gulay is napakasustansya. So lagyan po natin lagi ng gulay ang ating hapagkainan para tayo'y tumibay, lalong-lalo na sa panahon ngayon. So yan, kung makita ninyo, ito po yung ating niluluto. So tatakpan po ulit natin para maluto po yung bigas or rice. And then, kung mapapansin nyo, naka-low heat lang po ito. Ayan, para hindi masunog yung kanin na niluluto natin. Ayan, sa ngayon, kung makikita ninyo, medyo umalasa na ang ating bigas na niluluto. And then, naka-low heat lang po siya. And then, depende pa rin kasi kung makita po natin, medyo uneven pa rin po yung pagluto sa bigas. So, magdadagdag pa rin po tayo ng water dito para maluto, maigi ang ating bigas. So, kung mapapansin nyo, maglalagay ulit tayo ng water. Since uneven pa rin po yung pagluto ng kasi bigas. Kasi bigas natin maano sa tubig yan. Ayan, so haluin lang natin para maluto po ang ating bigas. So yun guys, kung mapapansin ninyo, may mga hindi pa luto na kanin. Ayan. So from time to time, i-check natin siya. So possible lagyan po natin ulit ng water. And then haluin po natin siya para maluto mabuti ang ating kanin. Para kasi dito kasi sa ginagawa natin, para tayo nagsasaing po dito. And then, kung mapapansin niyo po, naka-low heat lang po tayo. Kasi baka kapag medium heat natin siya, masusunog ang ating niluluto. Ayan. Ayan, kung mapapansin niyo, medyo naluluto na ating bigas. Ayan. So, from time to time, haluin lang po natin ito. Ayan. So para maluto mabuti ang ating bigas. Ayan, so haluin lang po natin. Since naka-low heat lang po ang ating apoy or sa pagluluto natin yung apoy. Ayan, para hindi kagad masunog ang ating bigas or yung niluluto natin. So, tapos na. Naluto ng ating bigas. Ayan. And then, nalagyan na natin ng mustasa. Siya ang possible nating toppings on top. So, ready to serve the ating food. Ayan. Kung hindi pa kayo subscribe sa aking YouTube channel, pasubscribe lamang po. And then, pahit na lamang po ang aking notification bell para updated kayo sa aking upcoming events.